So, pero nung ipopost na isang hiring ng agency sa Pilipinas papunta rito sa Canada, construction worker yung trabaho, helper. So, medyo madali lang yun. So, tingnan ito, itong video na to. Mag-apply pala kayo dun sa agency mismo, ha? Huwag sa kung sino-sino. Pwede kayo mag-email sa kanila. Meron silang email at meron din lang address sa agency. Kung gusto nyo puntahan, kung nasa Manila lang kayo, pwede. Ito, sa mga nangangarap mag-Canada, tingnan nyo to sa Facebook. Ito yung pangalan ng agency, yung Mitak Overseas Manpower. Ang kailangan nila ay construction laborer o helper kung sa Pilipinas. At paano mag-apply, nandyan ang kanilang email ad. At pwede ka rin pumunta doon sa may Masinag sa Antipolo. Malapit lang yan pag nasa Metro Manila ka. Check nyo sa Facebook, tapos follow nyo, tingnan yung agency na to. Ito yung mga initial requirements nila. Simple lang, parang sa Pilipinas na pag-apply, initial requirements pa lang yan. Ha? So, tapos itong job description, marunong mag-load, mag-unload ng mga construction materials. Ang kagandahan dito sa Canada, yung mga bahay dito, yung mga kahoy lang. So, sigurado magagaan yung kanilang mga materialis. Tapos, dapat marunong mag-English. Kasi syempre, pag helper ka, tapos English yung salita ng mga tinutulungan mo, kailangan mong marunong ka rin magsalita at saka nakakaintindi para maganda yung trabaho. Kaya ito, yun, bahay yung ginagawa, mga frame ng bahay, kahoy lang yan, madalas ang bahay sa Canada, kahoy lang. So, puntahan nyo yung agency o kaya mag-email kayo sa agency, andyan yung requirements, 2 years experience sa construction. Ay, parang napakadali lang nito, sayang to pag hindi makuha. Good luck! So, yun yung hiring, kadalasan sa mga hiring, hindi yan nagtatagal ng ilang buwan, madalas 1 month maximum, pero ang gagawin niyo diyan ngayon pa lang mag-apply na kayo pag napanood niyo yung video. At gawin yung stepping stone o pathway. Kunyari, hindi ka naman talaga komportable sa pagiging helper. Pero yun yung paraan para makapunta ka ng Canada. So, subukan lang. Tapos, after mga ilang taon pag naging residente na, ay di maghanap ulit ng panibagong trabaho. Pero sa ngayon, yun yung magandang paraan dahil 2 years experience lang yung hinahanap nila. So, napakadali. Kaya kapag may experience ka sa construction, mag-apply na. Tsaka yung mga bahay dito sa Canada, kahoy lang. So, yung mga materials na magagaan. So, yun. Why not? Diba? Let's go!